Please don't forget to subscribe. Kamusta mga Mars at mga Repa? Welcome back po sa ating channel. Kilala si Miss Liza Soberano sa isa sa may pinakamagandang mukha sa show business at masasabing dekalidad din ang pag-arte nito. At kahit sa batang edad ay nagpapahayag ito ng kanyang opinyon patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Minsan nga ay nami-misinterpret ang kanyang mga tweets o mga post patungkol sa kasalukuyang administrasyon. Pero kung susuriin po natin, ang kanyang mga tweets ay tila maraming katanungan si Miss Liza Soberano. At sa mga tweet nga po ni Miss Liza Soberano ay hindi maiiwasang may sasagot o mag-i-explain sa kanya rito. Gaya na lang ng COMELEC chairman na si James Jimenez, andyan din si Jam Magno at si Mr. Kiko Pangilinan. Iba ay sumasang-ayon, karamihan na may tumutuligsa. Siguro nga po'y iba-iba ang partido na ating pinaniniwalaan. Ngunit sa ganitong pinagdadaanan ng ating bansa, ang kailangan lang po'y pagpapaliwanag at pagkakaisa. Dito po lumabas ang pagiging tunay na Pilipino ng kapatid natin na si Mr. Robin Padilla. At sa recent post nga po ni Idol Robin, and I quote, "Mr. Jimenez, huwag mong pag-initan ang bata kasi bata yan. Her beautiful face expresses innocence. Taxpayer pa yan. She has the right to speak and express herself. Masakit man sa amin na DDS ang sinasabi niya, pero bata yan. Huwag kang magmagaling dyan sa sinasabi mong voting speaks loudest." Sa tingin mo ba may naniniwala pa sa iyo dyan, sa Smartmatic, na pati ako na bola nyo nang inendorso ko pa yan? For your information, ang kapatid ko 2 taon na ang kaso dyan sa COMELEC. Hanggang ngayon wala pang desisyon. 2 taon na walang vice governor ang Camarines Norte. Binaliwala ng lahat ang batas na dapat may lehitimong vice governor. Hanggang ngayon, acting vice governor ang nandun. At sa kasalukuyan ay nagkakalat at nakakatanggap ng TRO sa RTC judge dahil sa mga desisyon na hindi katanggap-tanggap. Ikaw, tumanda ka na dyan sa COMELEC. Hanggang ngayon ba hindi mo pa nasisilip kung ano yung sinasabing parking fee dyan para sa mga kasong napako na lang at nalibing sa limot? Pati bata pinapatulan mo. Bago ka magmagaling sa isang bata, humarap ka muna kay Attorney Glenn Chong at Attorney Larry Gadon. Doon ka magpakatalino. Sa mga kapatid ko sa DDS, ang lahat ng Pilipino ay may karapatan na magpahayag ng kanilang opinyon. Ang ibig kong iparating ay batang-bata pa ang opinyon ni Liza patungkol sa gobyerno. At malinaw ito na nag-aantay ng magandang paliwanag mula sa atin na kaparehas niyang sibilyan. Ang hindi ko nagustuhan ay isang taga-gobyerno hihirit ng double blade at gagamitin yun sa bata. Wow naman, di ba? Gamit na gamit na yung bata. Sausaw pa itong taga-COMELEC. Ang kailangan ni Liza ay ipaliwanag ng kasama natin sa DDS na kaedad niya na sibilyan. Kung maaari ay nasa showbiz din para mas madaling mapaliwanagan. End of quote po. Siguro nga po'y iba-iba ang ating pinaniniwalaan, lalo na ang ating mga opinyon. Pero kung iisipin po natin at the end of the day, iisa pa rin po ang bansang pinaglalaban natin. Ito ang bansang Pilipinas. Kaya mga Mars at mga Repa, sang-ayon din ba kayo kung ano ang ipinahihwating ni Idol Robin Padilla? Comment down below po. At syempre kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, please like, subscribe, share, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga balita at trendings. Marami pong salamat at God bless sa lahat.